Magandang gabi po sa inyong lahat, mga kapatid. It is a pleasure na kayo po ay makasama namin once again dito ko sa ating online midweek service. By the way, this is Brother Argel, one of the leaders of Order Christ Love Ministry. And wherever you are, at anumang oras or araw po kayo nanonood ngayon, I would like to welcome you personally. And I believe that I have a word from the Lord that would really benefit all of us, mga kapatid, because it ministered to my heart and I believe God will minister to you as well. Tayo po latihin mo ko at manalangin. Panginoon, we thank you for this wonderful time and privilege that you have given to us, that we're going to receive a word from you, Lord. We believe, Lord, that your word is not just informational, but also transformational. Hayaan mo, Lord, na ikaw lang ang makita sa aking buhay. Itago mo ko sa iyong likuran. Ikaw lamang ang maitaas. Ikaw lamang ang maparangalan. Lord, dalangin ko matapos ang video na ito, na meron kaming makuha for our own spirit na gagamitin namin, Lord God, so we can face the battle of our tomorrow. To you be all the glory, honor, and praise in Jesus' name. Amen and amen. At kung kayo po ay ready na, mga kapatid, to receive the word from the Lord, maaari niyo pa babuksan ang inyong mga Bible sa Judges chapter 6, verse 11. Judges 6, 11. Sabi ho rito, then the angel of the Lord came and sat beneath the great tree of Ophrah, which belonged to Joash, the clan of Abiezer. Gideon, son of Joash, was threshing wheat at the bottom of a winepress to hide the grain from the Midianites. Verse 12, then the angel of the Lord appeared to him and said, Mighty hero, the Lord is with you. Verse 13, Sir, Gideon replied, If the Lord is with us, why has all this happened to us? And where are all the miracles our ancestors told us about? Didn't they say the Lord brought us up out of Egypt? But now the Lord has abandoned us and handed us over to the Midianites. Verse 14, Then the Lord turned to him and said, Go with the strength you have and rescue Israel from the Midianites I am sending you. Verse 15, But Lord, Gideon replied, How can I rescue Israel? My clan is the weakest and whole tribe of Manasseh, and I am the least in my entire family. The Lord said to him, I will be with you, and you will destroy the Midianites as if you were fighting against one man. Tonight, I want to talk to you about this subject. The Lord is with you. The Lord is with you. E pwede niyo po mong sabihin sa katabi ninyo na may kasamang pagtapik. The Lord is with you. I believe one of the most powerful promises of God in the scripture, in all of scriptures, at least in my opinion, I believe the sweetest and the most powerful promise of God in the Bible is that promise that I will be with you. Tingin ko ang pinakamatamis at pinakapangyarihang pangako ng Diyos sa Biblia ay yung sabihin ng Diyos na lagi kanyang kasama. Yung salitang I will be with you ay napakagandang pangako mula sa ating Panginoon. And everywhere in the scriptures, mga kapatid, hindi ka ho mahihirapan maghanap ng mga verses na magpapatunay na yung pangako ng Diyos na ito ay totoo. Ang sabi ng Psalms 23 verse 4, When you walk through the valley of the shadow of death, hindi ka dapat matakot, for I am with you. There you go. The Lord is with you. Ang sabi ng Psalms 46, The Lord is our refuge and our strength, the very present help in times of trouble. So in other words, where you are in trouble, meron kang tanggulan, meron kang tagapagtanggol, because the Lord is with you. There you go again. At pangako ng Lord sa atin na He will always be with you. Even Jesus in John, ang sabi niya ho, bago siya makrucify, Behold, I am with you always. Bago siya umakyat muli sa langit, sabi niya sa Matthew 28, Go to the ends of the earth, but don't be afraid, for I will be with you. Pero ulit po sa scriptures, mga kapatid, mapa-Old and New Testament, lagi pinapaalala sa atin ng ating Panginoon that God is always with you. Isaiah, that when you walk through the waters, I will be with you. That when you walk through the fire, I will be with you. Kay Jehoshaphat, ang sabi niya, the Lord will fight for you and you only need to be still. There you go again. Ang pangako ng Diyos, kasama mo ako lagi. I will always be with you. Kapag nawalan ka ng trabaho, I will be with you. Kapag nagkasakit ka, I will be with you. Kapag sinabi na doktor na may cancer ka, I will be with you. Kapag nagkaroon ka ng trouble financially, God will always be with you. Amen. But you know what, mga kapatid? There are seasons in our life. There are times in our life, katulad ho ngayon, sa pandemic season na ito, na
para bagang it seems like lahat ng sinabi ko noon ay parang hindi totoo. Na may mga panahon ho sa buhay natin sa araw ng kagutuman, sa panahon ng kahirapan, na mas para bang mas aktibo pa nagsasalita ang Diablo kaysa sa Panginoon. Actually, ito ho ang dilema ni Gideon dito ko sa binasa natin kanina, mga kapatid, sa Judges chapter 6. Kasi siya ay isa sa mga judge at kaya may judge, mga kapatid, kasi ang Israel ang titigas ng ulo. They need somebody that will lead them, na mumuno sa kanila kasi sa kanilang katigasan ng ulo. At ang sabi ng Bible, nasakop na naman sila ng mga Midianites. Ang mga Midianites, mga kapatid, ay mortal na kaaway ng mga Israelites. So again, sila ay nasakop na naman ng mga Midianites, pero may plano ang Diyos. At ang plano ng Diyos, gagamitin ng Diyos si Gideon para tulungan ng mga Israelites na makalaya muli. At ang sabi ng verse 11, sa binasa natin kanina, nag-appear ang isang anghel. At ang unang statement ng anghel kay Gideon, ang sabi niya, Mighty Valor, the Lord is with you. Wow, I believe that's a word for somebody. Tingin ko ito'y salita ng Diyos sa ilan sa inyo, mga kapatid, na maaaring na feel nyo na na-abandon kayo, na naiiwan kayo, o feelin nyo hindi nyo kasama ang Diyos. Katulad na sinabi ng Lord kay Gideon, the Lord is with you. Ang angel nag-appear kay Gideon at ang sabi niya, Mighty man of God, mighty warrior, mighty valor, the Lord is with you. At kung ikaw si Gideon, mga kapatid, siguro mapapasigaw ka ng Amen! Praise the Lord, right? Pero imbes na Amen, instead na praise the Lord, ang sagot ni Gideon, If the Lord is really with us, kung talagang kasama namin ng Diyos, kung talagang kasama kita, Lord, ang sabi niya, Why has all this happened to us? Kung talagang kasama ka namin, Lord, bakit nangyayari ito sa aming buhay? And I know some of you, mga kapatid, karamihan mo sa atin ngayon is asking the same question. Kung talagang kasama ka namin, Panginoon, bakit natanggal ako sa trabaho? Kung talagang kasama ka namin, Lord, bakit nalugi kami sa negosyo? Kung talagang kasama ka namin, Lord, why is it my health is again declined? Why is it my family is falling apart? Amen? Pero mga kapatid, hindi o porket nakasama natin ang Lord ay di na tayo dadanas ng problema. Hindi ho porket na may mga problema tayo ay hindi na natin kasama ang ating Panginoon. Ang kagandahan lang, mga kapatid, sabang dumadaan tayo sa matinding pagsubok at sa mga matitinding problema ay kasama ho natin ang ating Panginoon. Anong sabi ng Panginoon kay Gideon? Let's jump to verse 14. Then the Lord turned to him and said, Go with the strength you have and rescue Israel from the Midianites I am sending you. Pero sumagot ho si Gideon. Ang sabi ni Gideon, How can I rescue Israel? My clan is the weakest in the whole tribe of Manasseh, and I am the least in my entire family. Sabi sa verse 16, Then the Lord said to him for the second time, I will be with you. So in other words, parang sinasabi ng Lord, narinig kita, narinig ko yung excuses mo na ikaw yung weakest at ikaw yung least in your entire family. But what you cannot do, you can do because I am with you. I believe, mga kapatid, God is saying us the same thing. The Lord will fight for you. Na mukha minsan, pag nasa battle tayo, parang walang Diyos, parang wala tayong kasama. And you start to feel hopeless. And you start to feel that God doesn't care for you. Hindi porket hindi ho natin nakikita ang pagkilos ng Panginoon, mga kapatid, ay hindi natin siya kasama. God is always with you. God will never abandon you. Ang sabi ho ng Hebrews 13 verse 5, God will never leave you nor forsake you. And you know what, mga kapatid? This verse in Hebrews 13 verse 5, in Greek, is triple negative. Sabi pa nga ng ibang scholars, in fact, I just read a commentary a while ago, it is a 5-degree negative. Kulang pa yung tatlo eh. At alam niyo po ibig sabihin sa English, mga kapatid, God will never, never, never leave you. E kung 5 pa, God will never, 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 never forsake you. God will never, never, never leave you. God will never, 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 never forsake you. God will never, 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 never abandon you. Hindi ka iiwan ng ating Panginoong Jesus, mga kapatid. And when He says never, He means never. Alam niyo po dati, I used to believe na ang Diyos natin ay parang nasa finish line lang. At ang sinasabi ng Lord habang tumatakbo tayo sa track natin is, kaya niyo yan. Sige, kaya mo yan, anak. Sige, bilisan mo pa. Kaya mo yan. Pero alam niyo po, kinurek ako ng Lord eh.
Sabi sa akin ng Panginoon, anak, wala ako sa finish line. Kasama mo akong tumatakbo. Kasama mo ako, anak, para pag nadapa ka, ako ang magbabangon sa iyo. Ano naman, mga kapatid, marami ko sa atin ngayon, sa panahon ng pandemic na ito, ang dumadaan sa matinding sitwasyon sa buhay. Marahil nadapa ka sa pagkakatakbo mo, nawalan ka ng trabaho, nawalan ka ng income, nalugi ang negosyo mo, ang dami mo nang ang gastos, nagkaroon ka pa ng sakit. It seems like hindi mo kasama ang Diyos. But let me encourage you, mga kapatid, that no matter how bad your situation is, God is always on your side. Kapatid, mahal ka ng Diyos. Kumapit ka lang, manampalataya, that time will come na malalampasan mo rin ang lahat ng yan. Malalampasan din natin ang pandemic season na ito. What we can do for now is to hold up our shield, just worship over worry, just pray over anxiety, just faith over fear, and trust God that He is in control. Cast all your cares upon Him, for God cares for you. Let us pray. Father, we thank you. Marami po salamat, Lord, for reminding us that you are always with us. Truly, Lord, napakabait mo at napakabuti mo sa amin, Panginoon. Lord, we thank you for we know while we are holding up our shield of faith, you are there giving us strength, giving us peace, joy, wisdom, and grace. Lord, we know that we are made, or we were made to outlast the attack of the enemy, that you are fighting with us to outlast this virus, this pandemic season, Panginoon. And Lord, we thank you for we know that you are bigger than our problems, that you are higher than any other. And we are grateful. We are so grateful now, Lord God, that we received a word from you and encourage kami, Panginoon, ng mga salita. And Lord, balutin niyo po kami ng himbala na dugo. Pakiingatan niyo po ang bawat pamilya, bawat anak mo na nanonood ngayon, Panginoon. Huwag niyo po silang hayaan na madapuan ng COVID-19 na ito. We know, Lord God, that you are bigger than this virus. And Lord God, we cast all our cares upon you, Panginoon. We trust you that you are in control of all things. Thank you, Lord God. Thank you for your grace, for your love, and for your mercy. To you be all the glory, honor, and praise in Jesus' name. Amen and amen. God bless you, church.